Internet Transaction Act. Dito, hindi, bill. Internet Transaction Bill. Hindi pa, kasi hindi pa napipirmahan ng presidente. So, alam naman natin, kapag hindi pa napipirmahan ng presidente yan, bill pa lang yan. So, ito yung Senate Bill 1591. An act creating another bureau. O, so punta na naman tayo sa bureau kasi yun yung ano, e-commerce bureau and appropriating funds. Yun lang yung Senate Bill 1591. So, lahat ng bureau, government bureau dito sa Pilipinas is created by law. Okay? At isang law din ang nagdi-dissolve o nagtatanggal sa kanila. So, yun yun. Yung Bureau of ano sa e-commerce Bureau and Appropriating Funds, yung Senate Bill 1591. Yung Senate Bill 1808, yun naman yung promoting online transaction and protecting the rights of safeguarding consumer rights and merchant rights. So ito yung online version ng Consumer Act. Okay? Pero ito pinoprotektahan din yung online merchant. Kasama na yung pagprotect dun sa online merchant. O sinisafeguard niya o pinangangalagaan din niya yung online merchant aside from dun sa online customer o yung online consumer. So, kasama na dun yung merchant. So, alam naman natin sa Consumer Act, pinoprotektahan yung karapatan ng mamimili, di ba? So, ganun din dito, kaso online version. Kasama na dito yung pagpoprotekta o safeguarding online merchant. At saka, pinopromote din ito yung online transaction. Siyempre, pag sinabi mong business transaction, in terms of pera yan. So, babayaran mo siyempre, pero kailangan yung babayaran mo is yung in-order mo. Tamang laki, tamang kung ilang pieces siya, yun yun. Kasi minsan, karamihan nung nakikita natin sa Lazada o kaya sa Shopee, pag binuksan mo, imbis na tatlo, isa lang. Imbis na lima, apat lang, ganun. So, yun yung iniiwasan dito sa mga internet transaction bills na to. Well, yun naman talaga kasi ano na tayo, nasa online selling na tayo, online merchandise. So, dapat may mga ganito na. So, yun lang po.